Alright lang. Iputulin niya na yan. Yan, magic no? Ano mo to? Para hindi naman eh. Hindi lang pala yan eh. Oh, ikaw, ano? Wala lang intro. Yun. Sana nag-enjoy kayo sa part 1, no? Yun nga pala, maraming salamat sa mga bagong subscriber natin at sa lahat ng mga nanood. Alam ko, nasayaan kayo, lalo sa mga memes. Gagawin na namin yung part 2, so eto na. Eto, panoodin nyo. Oh, ikaw na naman. Welcome back mga katokwa. Nandito tayo sa part 2 ng aming video kung paano mag-customize ng TMX125. Nagpapasalamat nga pala kami dun sa mga bagong subscribers natin. Thank you. Saka dun sa mga hindi pa naman nagsasubscribe, please hit the subscribe button and the bell notification icon para updated kayo sa mga bago namin labas na videos. Mapakita namin dito sa part 2 kung paano namin ginawa yung cowling ng TMX. Papakita din namin dito kung paano namin kinonvert yung front shock. Marami pa kami papakita din dito ng mga ibang tips na pwede nyong gamitin sa pagko-customize ng motor. So sana mag-enjoy kayo dito sa part 2. Sige, tabawan lang kami mga katokwa. Thank you! Ano yan? Ito, minsan dapat sinecheck to, minsan kasi may sabit to. Hindi naglalaro. Factory defect? Oo, factory defect minsan. Bago kayo bumili ng front shock or bago kayo umalis dun sa pinagbilan nyo, check nyo yung play nung magkabilang telescopic. Kasi minsan, ano yan eh, may sabit. Hindi siya nagpi-play ng maayos. Ako'y robot na baka. Ayan mga katokwa, natanggal na natin yung shock ng KMX, yung stock natanggal na. So ngayon, paano mo ikakabit yung panibago? Tarong mo sa'yo! So, ito yung galing sa stock. Kailangan mong kunin yung pinaka-corona niya yung nasa ilalim. Kailangan makuha mo yan, ililipat mo dun sa panibago. Masyadong mahaba itong tipos ng 155. Kaya gumawa ako ng spacer. Winalwal ko na lang itong gitna para pumasok. Ayan, para wala nang alog. So yun, pinakita ni Christian paano yung paggawa ng patito. Oy! Wala tayo si Chahid! Ako'y miling Japan. Miling ang kiklit. May makina sa katawan. Ayan na siya mga katokwa, nakabit na yung ano, yung bagong front shock. Si katokwang Jerry, so yun na. Minount niya na yung bagong tangke. Wala niya, ulit. Ito palang TMX na to, gagawin namin siyang scrambler. Nagawan ko na rin to ng tapalodi sa likod. Tapalodi. So gagawa tayo ng hiwalay na video niyan kung paano gumawa ng mga tapalodo. Ito na nga, no? So ito, gumagawa na ng pattern ng seat pan si Jerry's pansit. Pansit. Seat pan. Tapos na yung pattern niyan. Gagamit tayo ng plywood. Ako'y si robot, ang taong bakal na made in Japan, na may ugaling tulad din ninyong may kabaitan. Kamag-anak ko si Kawasaki. Yan na oh, katokuan Jerry's. Oh. Ano ba yung ano diyan bagong dating niya na? Pang-upgrade na naman sa GoPro natin, putang ina. Upgrade lang ang upgrade. Gastos na naman yan ha? Pero gastos na. Ay nako. 2,000 to no? Ito oh. Puta na walang katapusan na gastos. Ano ba yan? Ito yung mga kabawin nito. Kaya nga eh. Kaya dapat mag-subscribe kayo ha? Para dumami yung subscriber namin. Wow. Kumita na kami. Ano yung gastos kami rito? Ano gastos dito? Ayos na yan. Kompleto ka na no? Hindi pa nga rin eh. Kulang pa tayo ilaw. Ito may kulang pa? Bibili na naman. Ilang GoPro to, gastos. Habang ginagawa ni Jerry yung seat pan, ako naman, meron ako naka-ready na tapalodo dito. Ginawa ko to bago mag-lockdown. Pero sukat na siya dito kasi. Eto na nga mga katokwa. Gumawa na ako ng bracket ng tapalodo natin. Ang ginamit ko dito, flat bar. 3.5 inches. Pulo pa lang. 3 inches na. Tapos, gumamit ako ng round bar. 22 inches yan.
sinukat ko yung gitna, which is 11 inches. Saka ko sa binem. Welding mo yan dyan. Kaya yung hawak sa tapalodo. So ayan na yung bracket natin, naka spot weld na. May mga adjustment pa akong gagawin dyan mamaya. Okay, so ito na nga, oh. Naikabit ko na yung fender sa harap. Pero kulang pa ito ng isang bracket sa likod. Gagano'n pa yan. Flat bar din yung gagamitin ko doon. Pu-weldingan ko siya ng nut para madali siya ikabit. Medyo hindi pa maganda yung itsura kasi ano eh. Ang liit ng gulong. So hindi siya nagko-compensate doon sa lapad ng tapalodo. Pero pag napalitan na natin ito ng size 17 na nabi tires, papantay na siya dun sa lapad ng tapalodo. Ito yung sinasabi ko kanina na bracket na para dun sa likod. Yung kakabitan ng tapalodo. Flat bar to na 2 inches. Binutasan ko. Ngayon, itong nut na size 10. I-welding ko yan dyan. Para pag kinabit natin yung tapalodo, hindi na tayo mahihirapan. Nandun na yung nut, nakafix. So ayan na siya, naka-weld na yung nut. Pwede ko na ito ikabit dun sa existing natin na bracket na ginawa ko kanina. Ayan yung ginawa kong bracket. So naka-fix na rin yan. Tibay na yan. Paano masabi? Yung ginawa kong bracket sa likod, ayan siya. Waiting na lang tayo sa gulong para makita natin yung totoong forma nito sa harap. Ang ginagawa mo yung katokuan, Jeris? Boxing tayo. Ga-unboxing tayo ng ulam. Dito to kanina, paksiw na, ano na, lechon. Tapos syempre may gulay tayo. Ayun o, ano ba ito, upo? Oh, may entry din ako ngayon, ulam. Itik yan. Ayan mga katokwa, ito yung TMX125 na gagawa natin ng cowling. Pero bago natin gawa ng cowling yan, kailangan i-fit natin yung tangke. Mga katokwa, ito yung binelita. Ito yung binelita na ikakabit natin dito. Susukatan ko siya, gagawa ko ng panibagong bracket. Ang kapatid ko'y mga istereo, TV at radio. Sila'y hitansi, akay nasyonal, Sony at Sanyo. Ito na nga, no, mga tokwa. Kain tayo, dobo. Magkakabit kayo ng toke, nuruduin nyo. Pantay yung ano niya. Building niya. Napaka-importante nun sa pagkakostop. Dapat yan, simula harap hanggang dun sa kawling, hanggang dun sa upuan. Pantay. Hindi nakatingala yung tangke, pangit. Pangit din. Hindi nakatungon naman yung tangke, pangit din. So yun, isa sa mga tatandaan nyo yun. Kasi pag nakuha nyo yung linya na yun, sigurado maganda yung kalabasan ng motor. Weh, hindi nga. Ito na nga tayo mga katokwa. So may bisita tayo ngayon, si Paring Jeff. Paring Jeff, yun. Kamusta? Mabuti, mabuti. Kamusta mga katokwa? Si Jeff pala mga katokwa. Kaibigan niya yung may-ari ng dalawang TMX na ginagawa natin dito sa shop. Ito, may dala nga siyang ayuda eh. Buksan natin yung bigay natin, ano, ayuda. Bakit ka laging amoy alak? Hawak mo ay bote at kukumpas-kumpas. Nahalo namin sa kanin to eh. Thank you pare, thank you. Welcome, welcome. Alok na naman! Hey! Doon sa cowling natin, ang gagamitin natin doon ay aluminum sheet na 2mm. Pero bago ka pumutol ng aluminum, dapat meron ka muna ng padron. So ano yung padron? Yan yung tinatawag natin na padron. Ginamit ko dyan, poster lang na luma. Nakuha ko yung shape nyan dun sa mga existing namin na cowling dati. So kung wala kang paggagayahan na cowling, wala kang existing na pattern or padron, magiging challenging siya. Bakit? Kasi magsisimula ka from scratch. Isipin mo from carton, gagawin mo, kukortihin mo na parang cowling. So dyan gagana yung ano mo eh.
yung imagination mo. Kaya importante, kapag nakagawa ka na ng padron mo, itago mo. Kasi hindi mo alam kung kailan mo siya gagamitin ulit eh. Ito na siya, mga katokwa, na-trace ko na dito sa side na to. Pero ito na yung pinakatipid na parte na pwede kong putulin eh. Nagamitan natin siya ng jigsaw. So, ang ginagamit kong talim ng jigsaw, pangkahoy. Kasi malambot lang naman tong aluminum eh. Kaya ng pangkahoy to. Ayan, naputol na natin siya. Tatanggalin ko lang yung mga side na hindi naabot ng jigsaw. So, ito palang ginagamit ko. Stanley to na ano eh, Fatmax. Ayan, naputol ko na yung mga hindi natin kailangan na side. Ang next nito, nag-grinderin ko yung mga gilid niya para mawala yung matatalas na side. Ngayon, bago ka mag-grinder ng aluminum, kailangan meron kang protection sa ilong mo. Kasi ang aluminum dust, masama siya sa lungs. Excuse me po. Eto na nga, no? Nag-grinder ko na to. Hindi ko pa naman masyadong pinulido kasi pag nagsimula tayong pukpukin to, saka i-English wheel, lalapad pa to eh. What's up, ano? So ito mga katokwa, nakalimutan ko banggitin kanina. Para pala makagawa ka ng cowling, ito yung mga bagay na kailangan mo. So, pamukpok, kailangan mo. Ito. Galing kay Wild Customs. So, shout out kay Alfredo Aranda ng Wild Customs. Tangina. Ayos. Ito, kailangan nyo rin pala ng sandbag. Dito tropilo ah. Paakala nyo, tutulog lang kami dito. Buhangin ang laman ito. Kailangan mo rin syempre ng pukpukan. Ito, puno ata ng santol to, hindi ko maalala. Pagkatapos mo magpupukpuk doon, kailangan mong i-English wheel yung pyesa mo. Ito yung tinatawag na English wheel. When you're using the English wheel, you should speak in English. Nagulo English niyan! Sasapakin ko yan! Eto na nga, ano, mga katokwa. So, gagawin ko na tong cowling. So, yung ibang parts siguro, ta-timelapse ko na lang kasi medyo matagal to eh. Alam nyo mga katokwa, matagal talaga ako gumawa nito eh. Kaya lang ang baho dito sa pwesto ko, binibilisan ko na. May naamoy ka? Kami patay na daga. So ito mga katokwa, si Jerry's, nilalagyan niya ng butas yung U-bend. Para malagay natin yung LED strip sa loob. Sa mga nagtatanong po ha, hindi po si Baron Geisler yan. Si Jerry's po yan ha. Penging sa baho! Kwento mo, kwento mo! Albahe ka! Yo, si Carl, ginagawa na yung cowling ng TMX. Yan, yung English wheel niya. Ang sarap niya pag naipit ng kamay mo dyan sa wheel na yan. Sobrang sakit niyan. Kala niyo po, ang dali ng ginagawa, no? Atras abante lang, no? Ang hirap niyan. Testing natin. Ito ha? After 2 hours kung pagpukpok at pag English wheel, so medyo nagkakorte na, ayan na. Konting English wheel pa, tapos well, tabasin ko na yung mga ano niyan, sobra. Sa mga nagtatanong, paano nga ba ito ikakabit dito? Eh, kasi yung isang TMX namin, ditornilyo yung cowling niya. Ito kasi, ibang ano to eh, ibang style lang gusto ng may-ari. Ang gusto niya, nakafix yung cowling, tapos gusto niya malagyan ng mga gamit sa loob. Ang plano namin dito, magiging seat pan niya, aluminum din. Paano mangyayari yun? Dudugtungan ko ito ng pyesa, flat na aluminum dito, hanggang dito sa may tangke. Tapos, i-welding ko siya. So basta, papakita ko sa inyo kung paano kakalabasan nun. Gumawa ako ng padron niya. Ito ngayon yung magiging compartment niya. Ito loob. Tapos, hiwalay na pyesa dito.
na mayroong susian. So ngayon, pag sinusian mo yan, matatanggal mo yung pyesa rito. Pwede ka na maglagay ng gamit dito. Ito mga katokwa, na-trace ko na yung sa padron natin. Pwede ko na siyang putulin. Okay, so ito, naputol ko na nga yung kanina, yung aluminum natin na seat pan. Ito yung kakabit ko dyan, i-welding ko sa loob. Ngayon, paano ko ito mapifix? Ang ginawa ko dito, nag-weld ako ng flat bar dyan, tapos binutasan ko itong parte na to. Yung tornilyo nyan, manggagaling sa ilalim. Dito. Tapos, para mag-lock siya dito sa seat pan natin, talagyan ko to ng aluminum na may tread. Welding ako to ng aluminum na may tread. Bakit pala aluminum na may tread ang gagamitin ko? Ba't di na nga lang ako mag-welding ng tornilyo dito pababa? Kasi, itong aluminum, wala tayong aluminum na tornilyo na pwedeng i-welding dito. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng ordinaryong tornilyo kasi hindi siya didikit sa aluminum pag welding natin. Yan, so malapit-lapit na tayo sa katotohanan, mga katokwa. So ito nga yung gagamitin nating flat bar na aluminum. Ito yung bubutasin ko, tapos lalagyan ko ng thread. Tapos i-welding ko dun sa seat pan para dito maglalaki yung tornilyo. Ayan, ho, so magte-thread na tayo ng aluminum. So ito gamit ko ngayon. Bahala na pang thread. So ang sukat nito ay M6. So ano to, katumbas ng gis na tornilyo o nut. Ayan, mula na natin to. Domo! Domo! Domo arigato, Mr. Robot Bot. Domo! Domo! Ayan, so testingin natin yung mga thread kung okay. Domo! Ayan mga katokwa, so far okay naman yung tatlong thread natin. Pwede ko na siyang putulin, tigo 1 inch. Tapos pwede ko na siyang i-welding dun sa seat pan. Eto na nga tayo ulit mga katokwa, no? So nakabit ko na yung flat bar na may thread. Ayan. Pero syempre, sa finished product nyan, mas maiksing tornilyo yung gagamitin natin. So ito na, simulan na natin mag-welding. Ayan, no? So spot ko lang siya dito muna. Tapos pwede ko na siyang tanggalin. Saka ako na itutuloy yung doon, pag-welding, kasi mahirap abutin yung mga nasa dulo nito sa loob. Okay na. Tibay na to. Chotso, what's up? Ito na nga tayo ulit. Ito na, no? So, padron ulit. Kailangan natin ng padron para dito. Ito yung pinakahuling pyesa para matapos natin tong punyetang kauling na to. Punyeta! So, mga katokwa, nakikita nyo kung gaano ka-importante yung padron. Kasi pag hindi ka nagpadron, pumutol ka agad ng pumutol ng materialis mo. Ang ending nun, pag nagkamali ka, sayang yung pyesa mo. Sayang yung materialis. Pahabaan mo lang yung pasensya mo sa pagpapadron. Ngayon mo yan, yung pentel ay sumulat. Pahabaan mo lang yung pasensya mo. Ngayon mo, pati lapis ay sumulat. Kailangan mo habaan yung pasensya mo. So, ayan na siya, no? So, most likely, yan na yung magiging korte ng pyesa natin. Nandito yung susian. Tapos, pwede mo siyang tanggalin. Tapos mo siya dito. Susi. Alright. Naputol ko na tong pyesa natin para dito.
So sinobrahan ko tong part na to kasi ito yung papasok dito sa kauli, sa ano eh, sa seat pan. Ubutasan ko to. Pasok sa diyan. Mas pwede mo na ilock dito. Natapos ko na yung takip nito. So lusot mo lang diyan. Tapos yung susian, nalagay ko diyan. Di ba? All right. Mga katokwa, hindi ulo ng edits to, ha. Baka, alam ko iniisip nyo. Bastos ka! Ikaw nang gigit! Bastos ka! So ito, sinukatan ko yung ano niya, yung susian. Ito pala yung susian na to, galing sa GB box to, na ano, na hindi na ginagamit. So nirepurpose ko lang. Sinukatan ko siya ng gamit yung caliper. Tapos ito yung nakita kong medyo malapit sa sukat niya. Ah, butasin na natin to. Ato Kwan Jeris, ano ba yung papakita mo sa amin ngayon dyan? Ito, ayun nga, tapos lang gawin ni Carl to, nilagyan niya ng susi yung cowling. So pwede kayo magtago dyan ng kung ano-ano, no? So ganito lang yan, may susi tayo. Tapos, ayun na. May tanong ako. Ano? Madali lang ba yan? Padali lang nito. Gusto mo sa'yin eh. kahit ano, pwede may pasok dito. Yung mga pusa, aso, gano'n. Ano, mga papeles, gano'n. Pwede dito, no? Konting tools, no? Konting tools, o pitaka, gano'n. Bahala ka na, kung anong gusto mo ilagay. Nakabutan ka sa ano, sa madaling araw, no? Lasing ka. Pwede ka matulog dito. Hello? Diyan ka ba? Galing talaga ni Carl, no? Carl, tabis ka! Ang susunod dito, kailangan mong gamitan ng orbital sander to. Para makinis mo yung mga side na may konting umbok. Pagkatapos nun, pwede ka na mag-decide kung anong gusto mong gawin. Polished aluminum ba to? Brushed aluminum? O pipinturahan mo? So, sa case na itong ginawa nating cowling, pipinturahan to ng black. Ayan, ready for painting na siya. Konting ano na lang to. Konting liha na lang to. Tapos, okay na. Damian, ano ginagawa mo, Damian? Pagupit, oh. Napamohok. Pogi ba? Pogi? Apa. Sino Pogi? Ikaw. Yeah! Hello, Tokwa. Hello, Tokwa. Hello, Tokwa. Sapa? Sapa. Hello, Tokwa. Hello, Tokwa. Iyak ka pa, ha? Isang ngiti naman dyan. Ayaw, ayaw. Pagbigyan mo yung 2,000 subscribers natin. Isang ngiti naman dyan, no? Yo! Oh, ito na nga, no? Mayroon kang sabay, Masasabi mo, Carl? Eh, yun. Tapos na itong part 2. So, sana nga, balikan tayo. May script na yan, ha? Hindi nagbabas, eh. Tayo pwede mag-artista. Ito na nga, no, mga katoko, ha? So, tapos na yung part 2 natin. Tatawa ako, may script na, hindi ba natin makuha? Tapos na yung part 2. Ayan, so... Sana, ayan. Yun, sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo, no? Ayun, ayun, Carl, ano? Ayun, abangan yung part 3 natin kasi marami pa kami papakitang ano dun eh. Ibang proseso kung paano ina-assemble yung dalawang TMX. So, ayun, sisimula na tayo dun sa part 3. Ayan, shoutout na tayo para yan, ano? Shoutout time! Matawa na kayo. Ayun, shoutout nga pala kay Trail TV from Davao. Yun, Jeffrey Malana. Shoutout sa'yo, katokwa. Ayan, si Jorge ng Garage Monkey Custom. Kamusta? Kamusta mga kakosa? Yun, Irish Joy Luz. Si Irish, wag na yan. Hindi, si Irish, Irish. Shout out, ayan ha. Si Boss Muy Muy Gatpayat, no? Boss, kagawad, Muy Muy. Paying headset dyan. Bata mo kami. Baka naman. Nonilon Montajes, yan, best friend ko yan. Money! Tumangkad na rin sa wakas. Yun, kay AJ Wick. Shout out sa iyo, no? Yun. Yun. So, maraming salamat. Yun nga pala, mga katokwa. Ang current subscribers natin ngayon is 1,500 na.
So maraming salamat sa supporta. Yan, salamat sa inyo ha. Yung views naman nung part 1 natin, 8,700 na. Maraming salamat. Part 1 ba yun o part 2? Part 1. Part 1. Part 1 yun. Part 1, part 1. Maraming salamat mga katawa. Yan, oh. Sana mag-subscribe kayo para dumami pa tayo, no? So yun lang. Ha? Mga katawa, salamat sa inyo ha. Sige. Peace out. Peace out.